Boss, saan ka pupunta? Tim, I saw her just now, bulalas niya habang nakaturo ang kamay sa daan. Dumako naman doon ang mata ni Tim sa tinuturo niya. Are you sure na siya yun? Baka naman malikmata ka lang. It's her, Tim. Kinusot-kusot ko pa ang mata ko. Bababa pa sana siya ng sasakyan ngunit biglang nag-green light. Napasa po sa ulo na humilay siya at ipinikit ang mga mata. I need to stay here for a couple of days. I want to look for her. I'm sure nanito lang siya sa lugar na to. Mariin niyang saad. But, sinulyapan siya ni Tim. Okay. Wala itong nagawa kundi pumayag sa gusto niya. Nais niyang galugarin ang lahat ng mga nightclub dito sa Bagong Silang. Baka sakaling nagtatrabaho itong muli sa club. Hindi mawala sa kanyang isipan ang mukha nito. Ang dating mahabang buhok ngayon ay maiksi na. Hindi man siya sigurado, ngunit sa puso niya, alam niyang si Camila yun. Mahilig si Camila magsuot ng jeans at t-shirt. Ang babae kanina ay nakasuot ng jumpsuit at halos parehong-pareho sila ng tindig ni Camila. Magkaiba man ang pananamit, ngunit malakas ang kanyang kutob na siya yun. Pagdating niya sa hotel na pag-aari rin ng VM Group, kaagad siyang naghanda. Tinawagan niya muna si Nash upang magpaalam dito na hindi siya makakauwi ng ilang araw. Mag-aalas 7 ng gabi. Balisa si Victor dahil ilang beses na niyang tinawagan si Enzo, ngunit hindi nito sinasagot. Nalaman niya sa assistant nito na mananatili muna rin ito ng mga ilang araw. Palakad-lakad siya sa loob ng kanyang library sa mansyon. Kailangan niyang makausap ang anak dahil hindi mawala sa kanyang isipan ang napag-usapan nila ni Erlinda Manalastas, ang ina ni Camila kanina. Araw ng Miyerkules, naisipang dalawin ni Victor si Erlinda sa kulungan. Kilala niya ito personally dahil palagi ito noon sa kanilang asyenda kasama ang dalawang kaibigan nito, sina Meredith at Riza. Sa pagkakaalam ni Victor, kaibigan ng tatlo ang asawa ni Congressman Trinidad na si Alma. Kaibigan rin ito ng kanyang yumaong asawa na si Camila. Si Erlinda ay personal secretary ni Congressman George Trinidad. Sina Alma at Selena ay magkasama sa isang foundation na pinangunahan ng kanyang asawa. Binati siya ng hepe sa presinto at sinamaan siya nito patungo sa visitors area. Habang naghihintay, hindi mapigilan ni Victor ang maging balisa. Panalangin niya lang na sana magiging okay ang lahat. Matagal-tagal na rin siyang walang balita kay Linda. Napasulyap siya sa papalapit na babae. Halatang may edad na ito dahil may puti na rin ang buhok. Ngunit naroon pa rin ang maliwalas at maamo nitong muka. Sa apat na magkakaibigan, si Linda ang maganda at may mabuting kalooban. Ngunit mula noong pinakulong nila ito, naging tahimik na ito at halos hindi na sumasagot kapag tinanong. Nakatingin ito sa kanya habang papalapit sa kinauupuan niya. Have a seat, Linda. Alok niya rito. Matagal siya nitong tinitigan bago huminga ng malalim at nagsalita. Anong kailangan ninyo, sir? Tanong nito sa kanya. Napatuwid siya ng upo. Nabalitaan ko na malapit ka na raw makalaya, Linda. Mabuti naman at isa ka sa nabigyan ng parol. Tanging lumabas sa bibig niya. Sa edad niyang 61, kahit sinong matataas na opisyal sa gobyerno na nakaharap niya ay parang wala lang sa kanya. Ngunit bakit itong babaeng nakaharap niya ngayon ay kinakabahan siya? Dahil ba sa posibleng wala itong kasalanan? O dahil sa ina ito ng babaeng mahal ng kanyang anak? Hindi pa po ba sapat ang pagtira ko rito ng mahigit 2 dekada? Matapang nitong saad. No, hindi yan ang nais kong sabihin. Erlinda, may ipapakiusap ako sa iyo. Sana makipag-cooperate ka sa akin. Pakiusap niya rito. Anong ibig mong sabihin, Mr. Ledesma? Tell me the truth, Linda. Alam kong malapit ka nang lumabas dito, ngunit nais kong linisin ang pangalan mo. Kaya please, sabihin mo sa akin kung ano ang mga nalalaman mo. Paliwanag niya rito. Biglang tumayo si Erlinda at itinukod ang 2 kamay sa mesa. Nag-aalalang lalapit sana ang kanyang assistant, ngunit sinenyasan niya ito. Mr. Ledesma, matagal na panahon akong nanirahan sa lugar na ito. Ngayon mo pa nais linisin ang pangalan ko? Bakit? Dahil nakukonsensya ka? Nun ni isa sa inyo, walang naniwala sa akin. Kahit nahimatay pa ako sa inyong harapan, kahit naglupasay pa ako sa pagmamakaawa sa inyong harapan, ako ba'y pinakinggan ninyo? Walang ni isa sa inyo ang nag-abalang pakinggan ang mga hinaing at paliwanag ko dahil ang pinaniniwalaan ninyo ay sila, ang mga kaibigan kong traidor. Kaya ngayon, sabihin mo sa akin, ano pa ang rason para linisin mo ang pangalan ko? Punong-puno ng hinanakit ang boses nito habang sinusumbatan siya. Para sa apo natin, Linda. Kalmadong sagot niya. Natulala ito habang nakatitig sa kanya. Dahan-dahang naupo si Erlinda. Nanghihina ang kanyang mga tuhod.
Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Apo? Yes, ang pangalan niya ay Nash, sagot nito sa kanya. Ngunit hindi pa rin mag-sink in sa utak niya ang sinabi nito. Ilang taon na mula nung huling binisita siya ni Elise, ang kanyang anak. High school pa lamang ito noon. Sa loob ng 2 dekada, halos 2 beses niya lang nasilayan ang mukha ng kanyang anak. Hindi siya nito kilala dahil ayaw niyang magpakilala rito bilang tunay nitong ina. Ayaw niyang tuksohin ito ng mga kaklase at kaibigan nito na mamamatay tao ang ina nito. Dinala ito ni Meredith noon, ngunit hindi niya ito nakausap. Nanatili lamang itong nakaupo sa kabilang upuan habang naghihintay na matapos silang mag-usap ni Meredith. Paano ko siya naging apo? Nag-asawa na ba ang anak kong si Elise? Nalilitong tanong niya rito. Ngunit maging si Victor ay nagulat sa sinabi niya. Elise? Sinong Elise? Tanong nito sa kanya. Sir Victor, ako ba'y pinagloloko ninyo? Ano ba talaga ang pakay niyo rito? Elise ang pangalan ng anak ko. Kung ano man ang mga pinagsasasabi ninyo na apo ko, wala akong alam dyan. Kung tatanungin niyo ako tungkol sa anak ko, matagal na kaming hindi nagkita. Makakaalis ka na. Salamat sa oras mo at sa balak mong linisin ang pangalan ko. Pasensya ka na dahil hindi ko na kailangan yan. Yun lang at tumayo na siya upang bumalik sa loob ng kulungan. Naiwang nalilito si Victor. Sino si Elise? Bakit sinabi niyang Elise ang pangalan ng kanyang anak? Sino pala si Camila? Paano nasabi ni Meredith na anak ito ni Erlinda Ilustre? Wala siyang alam na may anak si Erlinda kung hindi dahil sa sinabi ni Meredith. Dahil sa pagkakaalam niya, dalaga pa si Erlinda nung nagtatrabaho ito kay George. Maraming tanong sa kanyang isipan ang nais niyang masagot. Kailangan niyang makausap si Enzo. Nagulat si Victor sa pagtawag sa kanya ni Ramon, ang kanyang assistant. Sakalang siya bumalik sa tamang wisyo. He heaved a sigh. Napakunot ang noo ni Enzo habang nakatingin sa kanyang cellphone. Nakita niya ang ilang missed calls ng kanyang ama. Tinawagan niya ito dahil nag-alala siya na baka may importante itong sadya. Nakatayo siya sa executive suite habang nasa bulsa ang isang kamay. Binalik niya ang tawag sa kanyang ama. Dad, is there a problem? Narinig niya ang buntong hininga nito sa kabilang linya. I need to talk to you, son. Kailan ka ba uuwi rito? Tanong ng kanyang ama. I'll be home tomorrow, Dad. Kailangan niyang makauwi bukas dahil parang may kutob siya na may bumabagabag sa isipan ng kanyang ama. Dahil hindi ito basta-basta tatawag ng ilang beses kung walang problema. Kailangan niyang magawa ang mga nais niyang patunayan dito sa bagong silang. Alam niyang hindi 100% ang kanyang dapat na asahang resulta dahil nagbabase lang siya sa kanyang instinct. Pero susubukan niya pa rin. Maya-maya nakatanggap siya ng tawag mula kay Tim na siyang nag-imbestiga sa lahat. Agad-agad siyang nagbihis pagkarinig sa binalita nito sa kanya at agad na bumaba sa kadiretsyong nagtungo sa nakaparadang Mercedes-Benz sa entrance ng hotel. Hindi na niya pinansin ang mga pagbati ng mga staff sa kanya. Kani-kanina lang nakatanggap si Tim ng information kung saan naroroon si Camila. Ilang minuto lang ang kanilang binyahe. Nakarating sila sa isang sikat na club sa bagong silang, ang El Paraiso Club. Did you arrange everything, Tim? Tanong niya kay Tim na seryosong nagmamaneho. Yes! Good luck, man! He started wiggling his fist to reduce his nervousness. Hindi niya aasahan ang agarang pagpapatawad ni Camila sa kanya dahil sa ginawa niya rito na pagpapalayo sa kanilang anak. But he will do everything to gain her forgiveness. As he entered the club, tunog ng mga nagsasayang mga babae at lalaki, sayawan, halakhakan, malakas na tugtog, naghahalikan sa tabi, sluts making out on their other side. This makes him annoyed. Though, he went to clubs occasionally, but thinking about Camila working on a place like this again pissed him. Mr. Ledesma, isang sexy na babae ang lumapit sa kanya. Yes. This way, please. Sumunod siya rito. Dumiretso sila sa isang private room. Ginalugad niya ang lugar. Hindi rin naman papahuli ang club na to sa mga sikat na club sa Manila. Napansin niya ang interior design. Halos kahuwig lang din ng mga club na pag-aari ng pamilya ni Rex. She's coming now, sir. I'll excuse myself now. Mabilis na tumalikod ang babae at binuksan ang pintuan sa katuluyang umalis. Habang naghihintay, nakatatlong salin siya ng bourbon sa kanyang kupita. Matyaga siyang nakaupo sa gitnang bahagi ng malapad na upuan habang nakakross ang kanyang mga binti. Only then, he heard a knock on the door. Pagbukas ng pintuan, dahan-dahan siyang tumingin sa papasok na babae. Wearing a black knife-pleated shirt and white-collared shirt makes her look like a university girl. Hello, sir. Hindi nito natapos ang pagbati nang mamukaan siya nito.
Ngunit ang biglang pagkagulat ng mukha nito ay unti-unting nawala dahil agad itong napalitan ng pagkamuhi. Ngumiti si Camila sa kanya. Ngiting mapanguyam sabay lapag ng mga inumin sa mesa. How are you? I'm fine, sir. Sagot nito na halos hindi makatingin sa kanya. Maya-maya, rumihisro na sa mukha nito ang galit at hinanakit na siyang kinatatakutan niya. Have a seat, please. Nilahad niya ang kanyang isang kamay sa tabi niya. Umupo naman si Camila ron, ngunit na natiling matigas sa mukha. Camila, can we talk? I'm sorry, I'm here to entertain you. Hindi para makipag-usap ng personalan. Diretsa ang sagot nito sa kanya. Nagsalin siya muli ng alak at agad na nilagok yon. Entertain? Kailan ka pa natutong mag-entertain, Camila? Noon hanggang waitress ka lang, hindi ba? Sumasama ka na rin ba sa mga customer na lalaki sa labas? Hindi napigilan ni Enzo ang pagdaloy ng matinding selos. Kung wala na po kayong kailangan, mas mabuti pang aalis na lang po ako, sir. Hindi ako pumunta rito para insultuhin nyo. Will you please excuse me? Kalmado nitong saad sabay tayo at aakmang hahakbang patungo sa pintuan. Mabilis siya nitong hinarang at hinawakan ng braso. I'm sorry, sweetheart. Please, please talk to me, Camila. Please, I'm sorry for everything. Nag-umpisa na siyang panghinaan dahil sa pagiging malamig ni Camila sa kanya. Camila? I'm sorry, pero hindi po ako si Camila. Mariing tanggi nito. Dahil sa narinig, mabilis niya itong hinawakan sa balikat upang tignan ang maliit na balat nito sa may earlobe. Nang makita niya yun, siya na mismo ang bumigay. Mabilis niyang kinabig at niyakap ang dalaga na walang imik at hindi natinag sa pagkakatayo. Kahit ang gumanti sa kanyang mga yakap ay hindi nito ginawa. Alam kong galit ka sa akin, sweetheart. Please, I'm so sorry. I'm begging you. Please talk to me. Will you? Umiiyak na kumalas siya sa pagkakayakap niya rito at kanyang hinawakan ang maamo nitong muka. Malaki ang ipinayat nito. Parang sinaksak ng ilang libong beses ang kanyang dibdib habang tinititigan ang muka ng ina ni Nash. He really missed her so bad. Ngunit mas doble ang dulot nun because of her coldness towards him. You're done, mister? Tanging sagot nito na hindi man lang nagbago ang ekspresyon sa muka. My sweet, please talk to me. If you wanna punch me, shout at me, curse me, you're free to do it. Para lang kausapin mo ko. Camila, I missed you so bad. He pleaded. As I said, I'm not Camila. And I'm no longer your Camila. My name is Elise. Nice to meet you, Mr. Ledesma. Good night. Natigilan siya sa sinabi nito. Elise? Nang iwaksin nito ang kanyang kamay at humakbang patungo sa pintuan, nagbabaka sakali siyang magsalita. Hindi mo man lang ba kukumustahin si Nash? Miss na miss ka na niya, Camila. Araw-araw kanyang napapanaginipan. Baka sakaling magbago ang isipan nito kapag narinig dito ang pangalan ng kanilang anak. I'm sorry. As you said before, napulot ko lang siya sa basurahan, kaya wala akong anak. Goodbye, Mr. Ledesma. Sagot nito habang nakatalikod sa kanya. Sa katuluyang binuksan ang pintuan at tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Damn! Muli siyang napaiyak sa sakit at napaupo sa couch. Yun ang tagpo na nabungaran ni Tim. Nag-alala itong lumapit sa kanya pagkakita nito sa duguan niyang kamao. Hindi niya namalayan ang sakit nang suntukin niya ang pader. Calm down, okay? Paalala nito sa kanya. I hate myself, Tim. Sobrang nasaktan ko siya. She's so cold to me now. Ni halos ayaw niya akong tingnan na tawakan. Kahit nang sambitin ko ang pangalan ni Nash, parang hindi na niya narinig. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa lahat ng nangyari. He made Camila into a cold-hearted person. He hated himself. Walang ano-ano'y tinungga niya ang isang bote ng alak. Pinabayaan na lamang siya ni Tim upang malasing at makatulog siya. Maya-maya, hindi niya naramdaman ang pag-akay nito sa kanya palabas ng club. Mula sa biranda ng opisina, nakatanaw ang isang pares ng mata na hilam sa mga luha habang pinapanood nito ang dalawang lalaking papalabas ng club. Camila ang pangalang binansag sa kanya ng mga nakalakihang mga magulang. Ang pangalang nais niyang kalimutan at ilibing dahil sa labis na pagdurusang kanyang pinagdaanan. Nais niyang magbagong buhay at kalimutan ang masalimuot na pinagdaanan. Parang sasabog ang kanyang dibdib kanina habang nakikinig sa pakiusap ni Enzo sa kanya. She missed him. Pero hindi yun sapat na dahilan para balikan niya ito. Hindi nito alam kung ano ang nangyari at nawala sa kanya nung panahon na pinagtabuyan siya nito na parang hayop. Inilayo siya nito sa kanyang buhay. Yun ay ang kanyang anak na si Nash. Ngayon, unti-unti na siyang nakakabangon ngayon mula sa tromang naranasan nung araw na yun. Okay ka na? Narinig niyang tanong ni Alex sa kanya.
Inabutan siya nito ng isang kupita na may lamang champagne. Not so well, Alex. Thanks. Tinaas niya ang hawak na kupita rito, saka isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hang on, honey. I'm always here for you. Mama! Pasigaw ng 7 taon na bata. Nakatayo ito sa tabi ng hagdan habang pinapanood ang kanyang ina na kinakaladkad ng mga pulis. Anak, huwag kang umiyak. Okay lang si Mama. Malalagpasan ko to. Inosente ako, anak. Wala akong kasalanan. Hintayin mo ako, babalikan kita, Elise. Sagot ng ina nito habang hilam sa mga luha ang mga mata. Mama! Huwag mo akong iiwan, Mama! Huling sigaw ng bata bago ito matumba at hindi sinasadyang mabagok ang ulo nito sa rehas na bakal ng hagdanan. Duguan ang ulo na tumihaya sa malapad na hagdan. Pawisang napabalikwas ng bangon si Camila. Nanghihinang inabot niya ang baso ng tubig sa bedside table. Mula nung nabunyag ang pagkatao niya, hindi na siya pinatahimik ng iba't ibang panaginip halos gabi-gabi. Nais niyang malaman kung siya ba ang batang yun na naging laman ng kanyang mga panaginip dahil Elise rin ang pangalan ng bata. May alam kaya si Alex sa totoo kong pagkatao? Nasa isip niya. Dahil pakiramdam niya hindi ata nagkataon lang na magkatulad ang pangalan na iminungkahi nito sa kanya na magiging bago niyang pangalan. Umikot ang kanyang paningin sa malaking kwarto. Kinuha niya ang remote ng kurtina at pinindot yon upang bumukas. Saka siya tumayo at humakbang patungo sa beranda ng kanyang kwarto. Magbubukang liwayway na. Wala na rin siyang balak bumalik sa pagtulog kahit madaling araw na siyang nakauwi galing sa club. Nakatukod ang dalawang kamay niya sa bakal na rehas ng beranda. Habang inaaliw ang sarili sa preskong simoy ng hangin sa umaga, nililipad nito ang hanggang balikat niyang buhok. Pumikit siya at iniisip ang binabalak na gawin sa araw na yun. Maya-maya, nagdesisyon siyang bumaba upang